Matindi ang lumabas na isyu ngayon tungkol sa sikat na celebrity couple na ito dahil nga under disaya o sunod-sunuran raw ang lalaki. Alamin ang buong detalye tungkol dyan sa naturang video na ito. Under disaya o sunod-sunuran, yan ang naging paglalarawan ng batikang kolumnista na si Christopher Min sa aktor na si Enrique Hill. Sa latest episode ng Showbiz Now na kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez, isa sa mga napag-initan ay ang aktor dahil nananatiling tikom ang bibig nito pagdating sa mga kinakasangkutang kontrobersiya ng kanyang girlfriend at aktres na si Liza Soberano. Ayon kay Christopher Min, dapat magkaroon din ng paglilinaw sa side ni Enrique, lalo na't sila pa rin ni Liza. Kasabay niyan ay nagbigay pa ng payo ang kolumnista sa bagong manager ng aktor. Say niya, alam mo, yung bagong manager nitong si Ken, anak ni Tita John Rufino na si Ranvel, kailangan siguro kausapin niya ang kanyang alaga. Hindi sapat yung tahimik lang, hindi sapat yung hindi nakikihalo, saan niya? Aniya pa, kailangan mayroon din siyang sabihin para sabihin din naman ng publiko na mayroon siyang paninindigan. Sinabi ni Christopher Min na netizens na mismo ang nagsasabing tila tau-tauhan lang si Enrique pagdating kay Liza. Alam mo, ang nai-imagine ko, kung ganito nga na matindi na ang mga isyo na pinag-uusapan, hindi pa rin kumikibo si Ken, paano nung maayos pa sila? E de kung ano na lang ang sabihin ni Liza, sunod-sunuran na lang, sambit pa ni Christopher Min. Hirit naman ni Romel, parang gano'n na ngayon ang lumalabas, na talagang wala siyang say sa relasyon, parang si Liza ang nasusunod sa lahat. At dahil sa mga nababasang pambabash sa aktor, ay nagkaroon tuloy ng hinala si Christopher Min na baka matagal nang hiwalay ang dalawa. Sambit ng batikang kolumnista, isang araw masusurpresa tayo dahil ang katotohanan pala ay wala na sila, matagal ng panahon, pinagtatakpan lang nila ito. Patuloy niya, yon ang nasa paniniwala ng marami kasi hindi ka man lang nagsasalita. Dagdag pa niya, lalo na LDR sila, long distance relationship, bibihira ang nagtatagumpay sa ganyan. Kaya dapat itong si Ken dapat magkaroon ng paninindigan kaysa yung ganyan na sinasabihan ka na sunod-sunuran, ani pa ng kolumnista. Magugunitang naging hot topic din ng isa pang veteran showbiz columnist na si Lolit Solis ang tungkol sa pananahimik ni Enrique. Ngunit yan ay taliwas sa mga naging komento ni Christopher Min. Ayon naman kay Manay Lolit Solis, tama ang diskarte ng kapamilya actor na dumistansya muna sa kanyang ka-love team na nasa Amerika. Mas maganda daw yan kaysa lumabas na sumasakay lang sa mga issue tungkol kay Liza. Kamakailan ay pumirma nga muli ng exclusive contract si Enrique sa ABS-CBN at inaasahan na may pasabog siyang comeback project. Sa kabilang banda, tila hindi matanggap ng kolumnistang si Christopher Min ang hindi pakikiramay ni Liza Soberano sa dati niyang talent manager na si Oji Diaz. Kamakailan kasi ay pumanaw ang ina ng talent manager ngunit hindi man lang daw nagparamdam ang dalaga upang ipaabot ang pakikiramay niya rito. Sa kanilang show na Showbiz Now na ay muli nilang napag-usapan ni Romel Chica at Wendell Alvarez ang dalaga. Saad pa ni Christopher Min, 5 araw ang naging burol ng ina ni Oji ngunit hanggang nang mailibing ito, noong nakaraang Biyernes nga ay wala na itong pang-condolence ang dalaga. Hindi raw niya matanggap na ganito ang ginawa ng aktres, lalo na't mahigit 1 dekadang magkasama ang dalawa. Hindi ko alam kung bakit ni maiksi na condolences isang salita ay hindi nakapagpadala itong si Liza Soberano kay Tito Ogie niya, saad ni Christopher Min. Pagpapatuloy niya, alam naman niya na 1 dekada mahigit ang kanilang pinagsamahan.
Alam naman niya na nabago ang estado ng kanyang buhay dahil sa tulong sa kanya ni OG Diaz. Chika ni Christopher Min, para sa kanyang opinion, kawalan talaga ng utang na loob ang ginawa ng aktres. Itong ginawa ni Liza Soberano, para sa akin, opinion ko lamang po ito, mga kachika. Hindi ko po kayo inaamuki na sumang-ayon sa akin. Hindi ko po kayo sinasabihan at pinapakiusapan na kampihan niyo po ako. Para po sa akin, ang ginawa ni Liza Soberano kay OG nung namaya pa ang kanyang ina ay kawalan ng utang na loob. Ito po ay para sa akin, kawalan ng utang na loob sa mga tao o isa sa mga taong tumulong at nagpabago sa kanyang buhay habang sila ay magkasama. Hindi ko matatanggap yon, Romel. Hindi ko matatanggap talaga, say pa ni Christopher Min. Pero wala naman talagang magagawa ang karamihan kung hindi makiramay o magpaabot ng condolences si Liza Soberano sa nanay ni OG Diaz. Dahil sa sarili niya iyong opinion, sarili niyang desisyon ang lahat. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinyon. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang I button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang issue. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto nyo ng mga pagkakas sa mga pagkakas.